Isang magandang hapong po muli sa atin mga ka-farm, mga ka-real property finder at real property Philippines. Andito po ako ngayon sa Barangay San Roque, Ibaba, Calawag, Quezon. May binisita po kami ritong property na may kabuang sukat po na 2.8 hectares na matatagpuan po dito sa mismong National Highway po, going po ng Ginyangan. Ito po ang papunta po ng proper ng Ginyangan mga ka-farm. And then, ito naman po ang palabas. Ito po. Ito naman po ang way papunta po doon sa National Highway na going po ng ano, pagka kumaliwa po kayo, going po ng Calawag, Lopez, and going po to Manila. Pag kumanan naman po kayo, ay going po ng Bicol region, Bicol area. Ito po, mga ka-farm, ang pinakadelantera po ng property. Kaya kung nyo po mapapansin, mayroon po siyang isang semi-bungalow na bahay sa loob. Ito po yung pinapabenta. And then, meron po ditong sa bungad, meron pong puno po ng dalanghita. Bali, ito po yung pinakabakod. Ito po yung nagsisilbing boundary po ng property, mga ka-farm. Ayan po siya. Kung nyo po meron na po siyang linya para maano nyo po yung pinakatamang sukat ng property. Then, ito pong property mga farm ay nasa ano pa po? Nasa mother title pa. According po sa ating mga kasama. Ito po, bali yung pinakadelantera. Pwede, ito ko na lang ano kuya. Naiwan pala yung mga susi nito. Makisuyo na lang. Ito po yung pinakadelantera ng property. Hanggang doon po yan. Papunta po doon sa may ano na to, itong bulak. Hanggang dito daw po ang pinakahangganan. Itong pinakapuno ng bulak na to. Ayan. Ito po yung puno ng bulak. Dito po nag-ano yung property, naghihiwalay mga ka-farm. Kaya ito po, mula, ito pong delantera, mula po rito, hanggang doon po sa bakod na aking tinuro. Meron po sigurong ano to, nasa 20 meters mga ka-farm. Yun po ang pinaka frontage po ng property. Ayan po, makikita nyo po oh. Marami pong mga dumadaang motorista. Dahil ito nga po ang papunta po ng town proper po ng Ginyangan. Ito po, kung mapapansin niyo po, almost flat naman po yung property mga ka-farm. At may ano naman po siya dito, may linya po ng kuryente, signal. At saka po ano, bali kung mapapansin niyo po, napakalinis. Ayan po siya. May linya po ng kuryente dito sa area mga ka-farm. Bale, ang source po ng tubig dito mga ka-farm ay bukal. Na ayon po kay Kuya na ating kausap sa ngayon, ito po yung kabuuan ng property na nasa mother title po na 2.8 hectares. Na ang nagbebenta na raw po pala nito yung pinakaanak po ng seller. Ayan po, kung mapapansin niyo po, maaabot tanaw naman po yung property na binibenta dahil hindi naman po siya masukal. At may mga mangilan-ilang puno po rito ng fruit bearing sa area. Ayan. Ito po, bali, ang pinakahangganan po ng property, mga ka-farm. Ito pong hilera ng nyug na to. Ayan po siya. Bali, naghanggilid po ito sa gilid nitong bahay.
Kaya ito po, isang nyog po na to. Ito po yung pinaka-partisyon ng property, mga ka-farm. Papunta na po yan doon. So, meron pong pinaka isang bahay po na yun na, ano, na bungalo. Ayun po, bali makakasama na po ito sa bilihan, itong isang bahay na to. Dahil nasa loob po mismo ito ng property. At meron daw po itong ano, deep well na pinagkukunan po nila ng malinis na tubig dito po sa area. Bali maka-farm, ito pong property ay gilid na gilid po ng ano, ng National Highway po, going po ng Ginyangan. Ayun po mga ka-farm. Bali apat po pala yung naging siblings po nung pinaka seller na Yumao. Kaya bali apat po itong magkakapatid na maghati-hati po dito sa pagbebenta ng nasabing property. Kaya wala po magiging problema po dahil ano naman po sila, bali nagkakasundo naman po sila na ibenta na po itong nasabing property mga ka-farm. And then ayon po kay Kuya, nakakausap po namin, nakakapag-harvest para po siya rito ng 1,000 kabuo ng nyog dito po sa area. Ilang puno pa ng nyoga nandito? Ayon po. Bali, mayigit, humigit kumulang daw pong 300 kapuno ng nyog ang matatagpuan dito sa property. Kaya sa mga interested buyer po, tawag na po kayo. Kasama po ito sa magiging bilihan, itong pinaka semi bungalow po na to na bahay na concrete na may isang kwarto, isang kitchen at CR. Bali ano na lang po ito, i-renovate nyo na lang po itong pinaka bungalow house na to kung inyo pong mabibili itong nasabing property. And then dito po sa gilid, meron po isang malaking puno po ng mangga na ang variety po ay kinalabaw. Ayan po, kung mapapansin nyo po yung pinakabakod po na yan, yung miyero, yan po yung nagsisilbing hangganan ng property. Ito po ang pinakadelantera. Ayan po.